Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli na naman tayo magbibigay ng panibagong kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, at ito ay napabilang sa mga pagbabawal na hindi pinahahalagahan ng karamihan sa mga Muslim. At ang aking ibabahagi sa araw na ito ay gawain na kung saan hindi lamang sa panahon nangyayari at hindi lamang noong unang panahon nangyayari, bagkus ito ay malala na sa panahon ngayon. At ang mga gumagawa nito ay mas marami ang gumagawa na ito ay hindi nalalaman kaysa hayagan na gawain. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang pagnanakaw. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. At ukos sa lalaking magnanakaw at sa babaeng magnanakaw, putulin mula sa sugpungan ang kanilang kanang kamay bilang kabayaran sa anumang kanilang ginawa. Isang kaparusahan magsisilbing halimbawa mula sa Allah, at ang Allah ay gayap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ito ay matatagpuan sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 38 ng banal na Quran. Isa sa pinakamasamang uri ng pagnanakaw ay ang pagnanakaw mula sa mga taong manlalakbay patungong Makkah upang magsagawa ng Hajj at Umrah. At ito ay naganap, subhanallah, during the Hajj o din naman kay Umrah. Maging sa loob ng haram ay talagang nangyayari ito. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Ang paang magnanakaw na ito ay walang paggalang sa hangganang kautosang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamagandang relihiyon na ito, ang lugar, which is ang sa mundo. At sa paligid ng bahay ng Allah, ito ay walang iba kundi yung Kaaba. Sa naitala hingil sa Salatul Kusuf, para sa paglalaho ng araw o tanang eclipse, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi noong panahon na kung saan ay nag-eclipse sa kanyang kapanahunan, sabi niya, ang impyerno ay nailapit at iyan ay nang makita ninyo akong kumakbang paurong, sapagkat nangamba ako sa init nito na makalapit sa akin. Nakita ko roon ang isang lalaki na may baluktot na baston na inihila ang kanyang bituka sa apoy. Nagnanakaw siya mula sa mga manlalakbay sa Hajj sa pamamagitan ng kanyang baluktot na baston. Kapag siya ay kanilang namataan, siya ay nagsasabi, ito'y nasagi lamang na aking baston. At kapag sila ay hindi nakamasid sa kanya, kinukuha niya ang anumang bagay na kanyang ninakaw. Subhanallah. Isa pang masamang uri ng pagnanakaw ay ang pagnanakaw mula sa kaba ng taong bayan. At yan ay naganap, kasalukuyang nangyayari sa iba't ibang uri ng daigdig, sa iba't ibang sulok ng daigdig, sa iba't ibang bansa, higit lalo sa ating bansa, subhanallah. Mga pork barrel, ito na ngayon nangyari sa atin ngayon, subhanallah. Ilan sa mga gumagawa nito ay nagsasabi na ginawa lang namin ang ginagawa ng iba, subhanallah. Hindi nila napagtanto na ang kanilang mga ginagawa ay tahasang pagnanakaw mula sa lahat ng Muslim kapag ito ay nangyari sa Islamikong bansa. Sapagkat ang kaba ng bayan ay pag-aari ng lahat ng Muslim. Ang panggagaya sa mga taong walang takot sa Allah ay hindi maaaring gawing dahilan. Ilan sa mga tao ay nagnanakaw mula sa ari-arian ng mga kufar dahil sa pangangatwirang sila naman ay kufar. Subalit ito ay isang kamalian, subhanallah. Ang tanging ari-arian ng kufar na ipinahintulot sa ating kamkamin ay yaong ari-ari ang pag-aari ng kufar na tahasang nakikipaglaban sa mga Muslim na hindi dapat ipinapataw sa bawat di mananampalataya o sa isang kumpanya na pag-aari ng mga kufar. So malinaw, so mga bagay na mga maari lamang nating angkinin sa kanila, sa kanilang ari-ari-arian mula sa mga kufar ay yaong tahasang nakikipaglaban sa mga Muslim, sa tinatawag na ari-arian ng mga Muslim. Isa pang uri ng pagnanakaw ay ang pandurukot.
pagnanakaw ng anumang bagay mula sa mismo sa bulsa ng isang tao nang hindi niya namamalayan. Ilan sa mga magnanakaw ay pumapasok sa kabahayan, nagpapanggap na bisita at nagnanakaw. Ang ilan sa kanila ay ninanakaw ang kagamitan ng kanilang panauhin. Ang ilan naman, kasama na rito ang mga kababaihan, ay pumupunta sa tindahan at nagtatago ng anumang bagay sa kanilang mga bulsa o sa ilalim ng kanilang mga kasuotan. Usong-uso sa atin yan. Subhanallah. Kanilang iniisip na ang maliit na bagay na kanilang ninanakaw ay maliit din ang kaparusahan. Subalit, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, isinusumpa ng Allah ang magnanakaw na nagnanakaw ng itlog at kailangang putulin ang kanyang kamay. At ang magnanakaw na nagnanakaw ng lubid, kailangang putulin ang kanyang kamay. Subhanallah, maging ang pinaka isang bagay na sinasabi nating walang kwenta minsan, ito ay ang lubid, ay pinapatawa ng parusa sa pamamagitan ng pagpulo, pagpugot o kay pagputol nito. Subhanallah. Supos sabihin na makapapaano pa kaya yung nagnanakaw ng mga milyon ng mga sabihin natin ng mga ari-arian na ito'y mahalaga sa isang tao. Subhanallah. At nandiyan na yung robbery at napakaray pag-iba. Bawat tao na nagnakaw ng anumang bagay ay kinakailangang humingi ng tawad sa Allah at pagkatapos ay ibalik ang bagay na kanyang ninanakaw sa may-ari, maging hayag man o lingid, o sa pamamagitan ng ibang tao kung siya ay nahihiya. Subalit kung nabigo siyang makita ang tunay na may-ari nito sa kabila ng masusing paghahanap, magkagayoy, maaari niyang ibigay ang ari-ari ang ninanakaw sa mahihirap bilang kawanggawa. Sa layuning, ang gantimpala ay mapasa tunay na may-ari. So, ito ay napakamahalaga na malapat malaman ng bawat Muslim. So, inshallah, naway nagsisilbing aral sa atin ang lahat ng ito at ang pagpapayo sa atin, sa ating mga sarili, inshallah. Sundin natin ang iba pang mga katuruan, inshallah, sa susunod. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.